you know, malinis na po yung kanyang linearity. Ayun, no? Wala po tayong kikita ang vertical lines or fine lines. So, okay na po yung unit natin. Goods na, no? So, ayan. Hey! What's up sa iyo lahat, mga katay? Welcome back into our channel, no? So, may bagong video naman tayo. Pala yung video natin, mga katay, marami kasing nag-comment dun sa ating comment section na paano daw kapag magkabila ang gate signal yung problema? Magagawa pa rin ba? So, ito yung bibigyan natin ng buhay at gagawin nating video ngayon para masagot natin yung mga katanungan nila. So, bago ang lahat ay shoutout muna tayo, no, sa ating mga kaibigan. Ano, pa-shoutout doon sa ating mga previous na video. So, shoutout muna sa ating kaibigan na si D. Alan TV Builders, no? Isang tech vlogger about building construction. Shoutout sa iyo, Master. Ito din sa ating kaibigan na tech vlogger, no? Liu.Tech TV. Supportahan natin to. At kay Melvin Lucas from Nueva Ecija. Manuel Guevara, shoutout. At kay Arne Luis, shoutout sa iyo, Master, no? At sa mga kaibigan natin, mga tech vlogger, at mga kaibigan natin, mga electronics technician, no? Shoutout na lang sa inyong lahat, mga ka-master, rin samahan niyo ako at simulan natin to! Yan, mga nang-aaral sa inyong lahat, mga ka-tech, na meron po tayong bagong video ngayon. Meron lang akong kunting share ngayon dahil ito isang Philips na 32 no. Ito yung dating ginawa natin na nag-back job. So kung napapansin niyo, nalalayo yung ginawa natin. Ito yung model niya, Philips 32 na. Ayan, basahin niyo na lang, no. So, yan. So yung ginawa natin dito dati, nag-cut tayo ng kaniyang mga gate signal. So, ayan, hindi na siya naging nagalaw ko na siya kasi nga na-troubleshoot natin, no. So ngayon, ito, bali yung nakat natin dito, yung kanyang CKB1, CKB2 at mga pares, yung CKBB1 at CKBB2. So dito tayo nagcut nung first nating paggawa. So ngayon bumalik at same problem pa rin daw. Meron okay yung backlight pati yung sounds pero wala siyang picture. Tapos nung na-check natin, protect yung kanyang DC-DC. Kasi nga mayroong aangat siya na kunting voltahe sa may B-on niya. Nagkakaroon siya ng 1 volt tapos babagsak. So yung ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ng kunting voltahe yung BO natin, okay pa yung DC-DC natin. So malamang nandito sa may gate signal rin yung problema. So yung ginawa ko nito ay, bali nakat na natin yung apat na linya, no? Yung mga gate signal niya. Nagcut ako na papuntang sa may gilid yung mga natirang mga linya or mga supply. Hinali ko na kasi yung BOP natin, yung negative. Tapos yung STB, PBSS at saka is home. So akala ko kasi yung problema ay dito banda . Kaya kinat natin yan pero ganun pa rin siya, no? So ang ginawa natin ay binalik natin yung mga nakat nating linya. Tapos tinubulshot ko siya yung dahilan kung bakit nagpo-protect pala yung ating DC-DC. Dahil merong problema din sa may kabilang side natin. Ito sa may kabilang side. Dito sa may kabilang side, hindi makita . Zoom lang natin, no? Ito, kinat ko rin dito sa may side kasi para malaman natin kung saan banda or anong gate signal na naman sa may kabilang side yung nagkaroon ng problema. So, na-tress natin yan. Balit, kinat ko yung CKB1 hanggang CKB2, kanyang pares na CKBB1 at CKBB4. Kinat ko siya at meron na siya, nagkaroon na ng supply yung ating B-on. Karoon na ng supply yung mga supply dito sa may top board natin. So, ibig sabihin, para malukit natin talaga kung saan, anong linya ba yung may problema. Kasi yung display niya, nagkakaroon siya ng vertical bars at merong may kulay puti. Basta halo-halo siya. So, akala ko kasi hindi na ito magagawa . Kasi, dahil nga nag-cut tayo ng kabila sa may side na to. Tapos dito na rin yung nagkaroon ng problema. So akala ko hindi na ito magagawa. So ngayon, binalik-balik ko siya para malaman natin, para masiguro natin kung ano talagang linya yung may problema. So na-trace natin yung problema niya ay yung CKB1 na linya. So nung makat natin yung CKB1, nagkaroon na siya ng logo ng Philips. Pero magkaroon pa rin siya ng vertical bars, tapos may kulay puti sa may baba, itaas na side ng panel. So, at meron bigla din siyang magpo-protect tapos mag-white screen na lang yung unit natin. So, yung ginawa ko,
ikinat ko yung ano, kinat ko yung pares niya, yung CKB. So ito yung sundan niyo lang, ito yung CKB 1. Tapos CKB 2, yung pares na CKB B1. So kinat ko rin yung pares na CKB 1, eh hindi na siya nag pro-protect. Meron na siyang no signal na display at nakikita na yung Philips. Pero yung panel natin ay magkaroon siya ng vertical bar lines at kulay puti. So tingnan natin, no? Bago natin tingnan, dito rin tayo mag kabilang side. Balik, kinonek ko na rin pa uli. Binalik ko na rin yung connection dito sa may side natin ay kasi apat yung pinutol natin dito, no? Pero isa lang yung linya na may problema. Dito naman sa side na to, sa may right side natin, ay yung CKB 2. Yung nagkaroon ng problema, yung gate signal na CKB 2, yun lang yung problema. So, dito, nagkakuha ko ng idea na ibalik yung mga CKB B1, CKB B2, at CKB 1. Dahil yung CKB, CKB 2 natin, kapag nai-connect natin, nakabit natin, nagpo-protect din siya eh. So dito naman sa may kabila, kapag nakakonekta yung CKB1, nagpo-protect rin yung DC-DC natin. So yung pinutol natin talaga dito ay yung CKB1 at kanyang pares na CKB B1. So dito naman, yung pinutol lang natin ay yung CKB2. So titingnan natin yung display kasi napahaba na yung ating storytelling ba yun? So, saksak muna natin para makita nyo yung display. Ayun, bakit nag... pansin nyo ba? Ayun, no? Labas naman yung logo ng Philips pero nagkaroon siya ng vertical lines. Tapos, ito yung kanyang display. Ayun, no? May kulay puti. Kulay, anong tawag dyan? Parang may curtain. Pero labas na yung low signal. Pero pangit yung kanyang linearity. Ayun, no? Pansin nyo ba yan? Ayun, medyo gumanda na naman ulit. Tapos, babalik din yan. Ayun, no? So, yung gagawin natin dito ay, no? Try natin yung, bunutin nga muna natin. Try natin na, yung CKB1 na linya, napapasok sa may, sa may cop natin. Hindi yung source, no, kasi yung source ay ito yung may kunting bilog, ito yung source. Na-cut na natin yan eh. Putol na yan at na-check na rin natin ng, na-check na rin natin na connection or resistance yan. Putol na yan. Ayun. Tapos binalik natin yung CKB2 at CKB2 kasi yung problema niya ay CKB1 pero kinat ko na rin yung kanya pares na CKB1. So, yung gagawin, meron ako nakaabang na wire. Ito. Meron tayo nakaabang na wire, no? Ayan. So, galing yan sa may papasok ng cop natin. Ikukunekta muna natin to ng sa may ground. Bali, mamaya natin yung gagamitan ng 1K resistor kasi nga troubleshooting pa naman to. So, direkta na lang natin to na ikonekta dito sa may ground natin. At titingnan natin kung nagkakaroon ba siya ng improvement. So, pause muna natin. Ayan na. So, naikabit na natin yung papasok sa my cop na si CKB1 to my ground. So, mamaya na natin gagamitan ng 1K resistor yan. So, yung ginawa natin na troubleshooting na magnetic wire yung gamit natin. No? So, nakakonekta na siya sa my ground. So, ngayon testing natin. Saksak natin and dito tayo sa my screen. Ayun, pansin nyo. Wala na pong lumalabas na vertical lines at gumanda na po yung kanyang display or picture. So, tandaan natin yung no signal. Ayun, no? Pansin nyo ba, mga katek? Gumana po yung kanyang, gumanda yung kanyang picture or display. Pero, hindi pa talaga siya kung kanang pinong-pino, no? Meron talagang konting fine lines. So, yung gagawin natin dito, titingnan natin kung anong magagawa natin, kung mapapalinis ba natin yung display. So yung gawin natin, nasabihin ko muna kasi ito troubleshoot ito eh, ipopost na naman. Kasi mahabaan yung video natin, naabot tayo ng isang buong araw, 24 hours yung video natin kung bibidyohan natin lahat. So, ayun. So bunutin muna natin.
So yung gawin natin dito, kasi nga cut natin yung CKB1 pati yung kanyang pares na CKB, bakit nang bablard? Na CKB B1 ay yung pares ng CKB1 natin na CKB B1 ito. Ito nga tayo ng one, ano? Pagtutok. Ito. Ito yung pares ng CKB1 natin, CKB B1. Yung papasok din ng coop na to ay kukonekta din natin sa may ground. Tapos, yung dito sa may kabila na CKB2 na linya, yung papasok sa may coop natin ay kukonekta din natin sa may ground. Tapos, kung hindi talaga makuha or mapin maging pino or mas maganda, makuhang maganda yung kanyang display ng panel, yung pares ng ating CKB2, yung CKB B2, ay kakat din natin, puputulin natin yung dinugto natin ulit. Tapos yung papasok na may, sa may coop niya ay kukonekta din natin sa may ground. Gamitan natin ng 1K resistor, tapos pag hindi talaga, ay yung next option na natin na susupplyan natin yung mga nakat natin na linya na yon ng negative signal sa may BOP or BGL voltage yung negative. So, post ko po na to kasi gagawin pa natin yung execution, no? Sana yung gumana at magawa pa natin to kasi yung nag-back job siya. So, antayin lang mga katek, babalik tayo mamaya. So, ito mga katek, no? Ito na po yung finished product natin. Bali, yung ginawa natin dito ay nagkabit tayo nung sa may side na to, no? Yung CKB1 at CKB B1 sa may 1K resistor, eh. Hindi pa rin malinis yung kanyang linearity. So, dito na, kailangan pa natin tanggalin yung pares ng dito sa may side, di ba, ang sira nito ay yung CKB2. Kailangan natin tanggalin yung CKB B2 na pares ng CKB2 at ikukonekta din natin sa may resistor papuntang ground. So, ito na. Tapos na yung mga execution natin. So, ulitin ko na lang para makuha nyo, no? Dito, CKB2 sa may right side natin, pares niya, CKB2. Dito naman sa may left side, CKB1 at saka CKB B1. So, sana nasundan nyo ito, no? So, ito na, testing na natin. So, grabe yung ginawa natin dito, ah. Ayun, no? Diba klaseng bypass to? Double bypass? So, ito na. Wala yung re-display, hindi ko nakita. So, ayun na. So, naging makinis na po yung signal natin. So, ulitin nga natin kasi nahuli tayo, eh. Yan, bunot, tapos saksak. Ayun, lumabas yung logo ng Sony na makinis na. So, antayin natin yung no signal na lumabas. Ayun, oh. Pansin nyo mga katek, kuminis na no, yung no signal na logo. So, ito ay siyempre titesting natin, lagyan natin ng source or DVD para maging klaro at talaga makita natin na pinong-pino na yung kanyang display. So, ngayon, bali yung gagawin natin dito, nasa sa inyo na mga katek, no, kung gagawin nyo bang sulyado to, lagyan nyo ba ng syncable tube or yung ano, basta ma-isolate yung resistor. Pero sa akin, hindi ko nalalagyan yan. Pero ang gagawin ko na lang ay lagyan ko ng ito. Ito, B7000 yung mga pinagpuputol or naputol na linya dito sa my side at sa my side na ito. So, nasa sa inyo lang mga katekno kung anong discarding yung gawin. Basta ito yung sa akin. So, gumana naman siya sa may 1K resistor to ground. So, hindi natin kailangan na 1K, lagay yung 1K to may, sa may BOP or negative voltage na BGL or BOP na voltahe. So, ito na. Gagawin, lalagyan ko muna yan. Tapos, close na tayo at titesting na natin to. So, nabubulo na naman tayo. So, ito na. Matapos natin maisara, no? Mabalik yung cover at saka ma-screw niya. So, ito na. Meron na rin tayong DVD na nakalagay. So, saksak na natin yung unit natin. Yan, tayin muna natin at makapag-display. Yun, makinis na po yung kanyang logo ng Sony, no? Yan, so naka-HDMI siya. Ayun, no? Naka-HDMI siya. So, dito tayo sa my source. Dito tayo sa my EV. Ano? Hindi ma. Saan ba yung papalit nito?
So ito pala. EB. So enter. Makapag-change ba yan? Ay naku, hindi. So yung source. Punta tayo sa may EB. Naku na. Tag EB. Tapos volume plus nga natin kung magkapag shift ba to. Naku, ayaw. Bihira. Ano ba to? Ayun na, naka-AB na siya. So, pindutin natin yung power ng ating, ano, DVD. Hindi pala nakasaksak. Pambihira. So, saksak muna natin. Power on. Ayun. Tapos yung logo ng Pioneer. Ayan, tingin na natin makapag-play yung ating DVD. So, kunting pag-aantay lang, mga kapatid. Ayun, kala ko vertical bars, yun pala espada, pabihira. Espada pala yun mga katek, no? Saka naka-resume yung ating player. So, ito ngayon ay obsibaran natin kung talagang tatagal ba yung ginawa natin kasi hindi natin masiguro kung tatagal tong ganitong pagre-repair eh. Hindi pa tayo nakapag-experience kasi first time natin to na ginawa. So, hinaan muna natin yung volume nito. Yan. So, obsibaran muna natin to bago natin ipaalam sa mayari. Kasi yung mayari nito ay hindi na, para sa tingin niya, yung nakausap kami ay hindi na to magagawa eh. So, buti na lang at nagawa pa natin at obsibaran lang natin to. At sa ating ginagawang sharing ngayon, eh, alam ko na marami tayong matutulungan na mga tech vlogger, no? Marami namang mga LCD na madadali nito. So, sana'y sa ating video ngayon ay napulutan nyo ng kahit kunting kaalaman at aral, no? Kunting sharing lang po to at sana'y makatulong tayo. And hanggang dito lang yung video natin. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like na rin, pwede rin mag-share. So, maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.